Hindi napigilang mag-reply ni Jano Gibbs sa comment ng isang netizen na tila hinuhusgahan kung paano nga nagdadalamhati ang kanyang pamilya. Sa isang post kasi ay makikita na sama-sama sa Japan si Jano Gibbs kasama ang kanyang asawa at mga anak at doon nga ay tila nag-celebrate sila ng New Year. Sa isang post na ito ay ganito ang mensahe ni Jano: "Happy New Year from the Gibbs and our extended fam." Nag-comment naman ang netizen at sinabi ang ganito: "Your father just passed away." Sumagot si Jano: "I know, and sadness does not seem to exist. Not judging maybe behind each post, you're all still crying inside." Ayon kay Jano, "You are judging, shame on you." Maraming netizen din ang tila kinampihan si Jano dahil ayon nga sa kanila, iba-iba ang coping mechanism ng mga tao. Hindi pwedeng hanapin ng isa ang isang bagay sa ibang tao dahil sa kabila ng pagdadalamhati o kalungkutan ni na Jano Gibbs, hindi naman natin nakikita ang ginagawa nila everyday. Kaya naman sa isang post na ito ay hindi pwedeng i-judge ng tao na hindi nagdadalamhati ang kanilang family. Matatanda ang noon ay nag-post si Jano Gibbs ng message sa kanyang Instagram at doon nga ipinakita niya ang pagmamahal sa ama. Hindi din pwedeng i-expect ng mga netizen na ipapakita ni Jano ang kanyang nararamdaman sa bawat post niya sa social media. Kaya naman payo ng mga fans, sana daw ay huwag pakialaman ang mga ginagawa ng artista on how they will cope, lalo na sa kalungkutan. Sabi ng ilang netizen, "Yes, iba-iba talaga ang way ng pag-mourn. When my dad died, I couldn't cry sa wake even sa libing. Nawirduhan ako sa sarili, parang di pa siguro nagsisink in. Pero after about a week, I started crying every day. Ako ang pinakamatagal nag-mourn sa aming lahat sa family." Dagdag pa ng ilang mga netizen, baka daw ang nasabing travel ay nabook na early. At marami nga ang nagsabi na hindi kasi inaasahan ang pagkawala ni Ronaldo Valdez at hindi na pwedeng i-cancel ang mga nabook or mga bagay na dapat gawin. Payo pa ng ilang mga netizen, life has to move on at intindihin ang pamilya Gibbs kung paano nga nila ma-overcome ang kanilang kalungkutan.